Sa pelikulang Don't Look Up na ipinalabas sa Netflix noong 2021, nagpapanik at desperado ang dalawang astronomers dahil walang gustong makinig sa kanila. Nang inihayag nilang sa loob ng 6 na buwan ay babagsak sa Earth ang isang kometang pwedeng tumapos sa mundo at sa buong sanlibutan, walang sumeryoso sa kanila. Halos magkandaiyak at magmukhang baliw na sila Dr. Randall Mindy at Kate DiBiaski sa pagpapaliwanag na kailangan ng kumilos para mapigilan ang pagbagsak ng kometa. Pero ang mga tao, lalo na ang presidente ng United States sa pelikula na si President Cheney Orlean, ay hindi pa rin nababahala dahil abala ito sa eleksyon. Ganitong-ganito ang nararamdaman ng NASA scientist na si Peter Kalmus at iba pang mga scientists na nababahala sa tunay na sitwasyon na kinakaharap ng mundo sa problema ng climate change. Ako si Madam Info at gusto ko kayong i-welcome muli sa ating channel pagkatapos ng maikling bakasyon natin ng Holy Week. Happy Easter na rin, Infomates! Sa video na ito, aalamin natin kung ano ang alam ng mga scientists na hindi natin alam sa kalagayan ng mundo patungkol sa climate change. Dapat na nga ba tayong magpanik? Si Peter Kalmus ay isang climate scientist sa NASA Jet Propulsion Laboratory. Siya at ang kanyang mga kasamahan ay inaresto noong April 6, 2022 dahil ikinadena nila ang sarili nila sa pintuan ng JP Morgan Chase Bank sa Los Angeles, California bilang bahagi ng protestang inorganisa ng Scientist Rebellion. Mangiyak-ngiyak si Kalmus na sinabing naroon siya dahil hindi sila pinapakinggan at ginawa niya yun sa kabila ng panganib, alang-alang sa ating napakagandang planeta at para rin sa mga anak niya. Sa wikang Ingles, halos ganito ang mga susunod na nilalaman ng biglaang talumpati ni Kalmus. Maraming dekada nang nagbibigay ng babala ang mga scientist na patungo na tayo sa sakuna pero walang pumapansin. Ang lahat ay pwedeng mawala sa atin. Hindi kami nagbibiro, hindi kami nagsisinungaling at hindi kami eksaherado. Malala na ito at handa kaming sumuong sa panganib. Marami pang scientists at marami pang mga tao ang sasama sa amin. Para ito sa lahat ng kabataan at sa mga tao sa hinaharap. Mas malaki ito kaysa sa sino man sa atin. Panahon na para tumindig tayo at gumawa ng mga sakripisyo para sa maganda nating planeta na nagbibigay sa atin ng buhay at nagbibigay sa atin ng lahat. Kailangan nang mahinto ang kasaysayan ng fossil fuel, ang pagpopondo sa fossil fuel at ang mga bagong proyektong may kinalaman sa fossil fuel. Hindi na tayo pwedeng gumamit ng carbon. Mas maraming carbon ang inilalagay natin sa atmosphere, mas malala ang pwedeng mangyari. Ngayon pa lang ay malala na. Nakikita na natin ang epekto ng init, nakikita na natin ang mga nalulunod, nagsisimula na ang taggutom at ang laganap ng wildfires ay lalong lumalala. Papunta na tayo sa bingit ng pagguho ng sibilisasyon at dapat na natin itong ihinto ngayon na, hindi sa hinaharap, kundi ngayon na. Nang araw ding iyon, mayroon ding mga scientists sa iba't ibang panig ng mundo na kabilang rin sa Scientist Rebellion ang nagsagawa ng kanikanilang protesta. Ang kanilang sentimiento at pangamba ay isinulat nila sa isang opisyal na statement kung saan sinabi nilang mga 68% na ang ibinagsak ng populasyon ng ilang mga species ng hayop mula 1970. Dahil dito ay posibleng magulo ang ecosystem at maguho ito sa kasalukuyang henerasyon na ang kahihinatnan ay katastropiya. Binanggit rin nila ang pagkakaroon ng matinding heat waves, tagtuyot, mga sakuna at kakapusan sa pagkain na ilan lang sa epekto ng kawalang aksyon ng mga gobyerno para mapuksa ang climate change. Ang Scientist Rebellion ay bahagi ng mas malaking grupong tinatawag na Extinction Rebellion. Kung bakit sa JP Morgan Chase Building nagprotesta sila Peter Kalmus ay dahil ito ang pinakamalaking financier ng fossil fuels sa lahat ng mga bangko sa buong mundo mula 2016 hanggang 2021. $382 billion ang pondong na ipahiram nito sa mga kumpanyang gumagamit ng fossil fuels sa loob ng 6 na taon ayon sa report ng isang samahan ng mga NGOs. Ano ba ang fossil fuel at bakit ito kinakabahala ng mga scientists? Ang fossil fuel ay galing sa mga namatay at nabulok na organismo tulad ng mga halaman at hayop na nabuhay daang-daang milyon na ang nakaraan.
naiwan ang mga ito sa lupa at sa pagdaan ng mahabang panahon, nabaon, nasiksik at dumaan sa matinding init at pressure sa ilalim ng lupa. Ngayon, minimina o binubungkal ang mga ito bilang tatlong klase ng fossil fuels, coal o uling na ginagamit sa pag-produce ng kuryente, oil o petroleum na ginagamit sa transportasyon at makinarya, at natural gas gaya ng methane, ethane, butane at propane. Ang Malampaya gas field sa May Palawan na nagsusupply ng 20% ng kuryente sa Pilipinas ay nadiskubre noong 1989 na may imbak na natural gas na binubuo ng mga 85 to 90% methane at maliliit na amount ng ethane, propane, butane at iba pang hydrocarbon compounds. Ang ating mundo sa ngayon ay nakadepende sa fossil fuels. Mga 80% ng ginagamit na enerhiya ng buong mundo, gaya ng kuryente at gasolina, ang galing sa fossil fuels. Ang kaso, para makalikha ng enerhiya, kailangang sunugin ang fossil fuels. Alam naman natin na kapag may sinunog, ito ay nagre-react sa oxygen. Ang fossil fuels ay mga hydrocarbons. Ibig sabihin, ito ay mga compounds na nabuo mula sa dalawang elements, hydrogen at carbon. Kapag sinunog ang fossil fuels, ang carbon mula dito ay hahalo sa oxygen at magre-resulta sa carbon dioxide na isang numero unong greenhouse gas. Ang trabaho ng greenhouse gases ay ikinukulong nito ang init mula sa araw. Ang pagkulong na ito ang tinatawag na greenhouse effect. Parang ganito rin ang trabaho ng greenhouse para sa mga halaman. Sa isang banda, ang greenhouse effect ay mabuti dahil kung wala ito, makakawala na lang ang init palabas sa space. Ang resulta, babagsak ang temperature ng Earth, magyayelo ang mga dagat at lawa, hindi mabubuhay ang mga halaman at hayop, at walang magsusurvive. Ang problema, kung labis ang dami ng greenhouse gases sa atmosphere, tataas naman ang temperature. At kapag tuloy-tuloy ang pagtaas sa mahabang panahon, ito na ang sinasabing global warming. Ano ang alam ng mga scientists, lalo na ang mga taga-NASA? Kung inaakala nating puro ibang planeta at space lang ang inaatupag ng NASA, ang totoo, mayroon silang 23 satellites na pirmeng nakatutok sa Earth upang mas maunawaan ang ating planeta. Ilang dekada nang inoobserbahan ng NASA sa tulong ng mga satellites na ito ang Earth, ang atmosphere, ang mga karagatan, ang kalupaan, ang buong Earth system. Isa sa nakita ng mga satellites ang tuloy-tuloy na pagtaas ng sea level. Sinimulan ang obserbasyon noong 1993 hanggang sa kamakailan lang at mga 90 millimeters na ang itinaas ng sea level. Ang dahilan nito? Ang excess o sobrang init na ikinulong ng mga greenhouse gases. Isa ito sa mga epekto ng global warming na ang resulta ay climate change. Nakalkula ng NASA na 94% ng init na ito ay napupunta sa mga karagatan. Pag sinabing karagatan, napakalawak ng sakop nito dahil pwedeng dalhin ng agos ang init sa iba't ibang bahagi ng mundo. Napakarami ng epekto ng global warming na nakikita at nararanasan na ngayon, ilang dekadang mas maaga kaysa sa inaasahan. Gaya ng pagkatunaw ng mga yelo sa Arctic Ocean at Antarctica, ang pagtaas ng tubig sa mga baybayin na magdudulot ng baha sa mga pamayanan doon, malalakas na bagyo na namumuo sa ibabaw ng mainit na karagatan at magdudulot ng mas maraming pagbaha at matinding epekto sa agrikultura. Nadiskubre rin ng mga scientists na binabago ng climate change ang water cycle. Ito yung proseso kung saan ang tubig ay umiikot galing sa karagatan, mag-e-evaporate at bibiyahe sa atmosphere bilang water vapor o ulap, tapos ay babagsak sa lupa bilang ulan o snow at pabalik uli sa karagatan sa pamamagitan ng mga ilog. Sa nangyayaring global warming, nakita nila na ang basang rehiyon ay lalong nagiging basa at ang tuyo ay lalong natutuyo. Lumalala ang drought o tagtuyot sa ilang lugar, samantalang mas tumitindi naman ang pag-ulan at pagbaha sa ibang lugar. Tumitindi rin at mas mahirap makontrol ang mga wildfires. Nakakabahala na umabot na sa 1.2 degrees Celsius na mas mainit ang surface temperature ng Earth kumpara sa temperature bago mag-umpisa ang Industrial Revolution, bandang mga 1800s. Ang napagkasunduan ng halos 200 bansa sa 2015 Paris Agreement para sa Climate
change ay hindi dapat tumaas sa 1.5 degrees Celsius ang itataas ng temperature hanggang sa dulo ng century na ito, ibig sabihin hanggang 2100. Kapag hindi ito magawa, milyon-milyong tao sa mga baybayin ang delikado dahil ang mataas na sea level ay magdudulot ng mas malalaking storm surges at lalong mataas na high tides. Habang tumataas ang karagatan, ang ilang mga syudad kasama ang ilang syudad at bayan sa Pilipinas ay pwedeng lumubog at hindi na matirhan. Ayon sa pag-aaral ng Climate Central na inilathala noong 2019 sa Nature Communications, posibleng mangyari ito sa taong 2050. Base na lang dito ay may rason nga upang magpanic ang mga scientists. Ang protesta nila Peter Kalmus at ng buong Extinction Rebellion ay nangyari pagkatapos na lumabas ang report ng Intergovernmental Panel on Climate Change o IPCC. Ito ang sangay ng United Nations o UN na kinabibilangan ng magagaling na scientists sa buong mundo na responsable sa pag-aaral ng climate change. Sa report na ito, sinasabi ng IPCC na dumating na tayo sa puntong may mga epekto na ang climate change na wala na tayong magagawa at patungo na tayo sa point of no return. May mga bagay na tuluyan ng mawawala. May mga species na hindi na kayang mag-adapt sa pagtaas ng temperature at dahil dito ay dadami ang magiging extinct. Tila sinasang-ayunan din ng report na ito ang pag-aaral ng Climate Central at sinabing sa 2050, mahigit 1 bilyong katao ang posibleng mawala ng tahanan dahil sa pagtaas ng sea level at mga matitinding bagyo. Katunayan ay nag-uumpisa na nating maranasan ito dito sa Pilipinas. Nag-a-average tayo ng mga 20 bagyo kada taon at patindi ng patindi ang baha at pinsalang dinudulot ng bawat bagyo. Sa mga kalilipas lang na Super Typhoon Odette at ang bagyong Agaton na dumaan dito sa Pilipinas ay mahigit 100 ang namatay at mga 1 milyon ang nawala ng tirahan. Nasabi tuloy ni Pangulong Duterte na dapat ay bayaran tayo ng mga mayayamang bansa na siyang maraming ambag sa paglala ng climate change para sa pinsalang nililikha nila sa bansa natin. Dapat ang mga mayaman ay hindi tinatamaan ng destruction caused by itong pollution. Bayaran nila tayo. Ang requirement ng mga sa climate change is for us all to reduce the carbon being put out in the air. Totoo ang sinasabi ni Pangulong Duterte at ito rin ang sinasabi ng mga scientists. Kailangang ihinto na ang paggamit ng fossil fuels. Sa halip, dapat ay lumipat na, lalo na ang malalaking bansa, sa renewable energy gaya ng solar at wind power. Ngayon na, kung gusto pa nating isalba ang ating planeta. Ayon sa datos na kinalap ng Union of Concerned Scientists mula 1750 hanggang 2020, ang mayayamang bansa ang responsable sa carbon dioxide emissions na siyang pangunahing sanhi ng climate change. Makikita natin na ang United States, China, Russia, Germany, UK, Japan at India ang mga nangunguna sa listahan. Hindi suportado ng dating Pangulo ng US na si Donald Trump ang Paris Agreement. Ibig sabihin ay ayaw nitong makiisa sa layunin ng kasunduan na masolusyunan ang climate change. Yan ay dahil iniisip niyang makakaapekto sa ekonomiya ng US ang pagbawas ng paggamit ng fossil fuels, partikular ang coal. Sa halip ay mas pinag-igi pa nito ang pagsalba sa bumabagsak na industriya ng pagmimina at produksyon ng coal, lahat para sa pansariling interes ng ekonomiya. Dahil kay Trump ay kumalas ang US sa Paris Agreement at ang pagkalas nila ay naaprubahan noong 2020. The decision by the United States to withdraw from the Paris Agreement on climate change is a major disappointment. Nabawasan tuloy ang tsansang makamit ang layunin na malutas ang climate change. Nang nanalo ang kasalukuyang pangulong si Joe Biden sa eleksyon noong 2020, isa sa unang ginawa niya ay ang ilakad na sumali uli sa Paris Agreement ang US. Naging opisyal na miyembro ulit sila noong February 19, 2021. Hindi tuloy maiwasang maisip na ang pinatatamaan sa pelikulang Don't Look Up ng karakter ni Pangulong Orlean ay si Donald Trump.
Katunayan, ang nakapaloob na layunin ng pelikulang ito ay magbigay ng babala tungkol sa climate change. Ito ay dahil sa takot na nadama ng direktor na si Adam McKay nang mabasa niya ang librong The Uninhabitable Earth na tungkol sa mga magiging epekto ng global warming. Dahil dito, inisip ni McKay na kailangang maisigaw sa buong mundo ang banta ng climate change at yun nga ang ginawa niya sa pamamagitan ng Don't Look Up. Sa assessment ng IPCC, critical na ang susunod na taon para hindi na tumaas sa 1.5 degrees Celsius ang dagdag sa global temperature, kailangang huwag nang umabot sa 2025 ang pinakamataas na greenhouse gas emissions. By 2030, dapat ay nabawasan na ito ng 43%. Ayon sa IPCC at sa United Nations, it's now or never. Naniniwala akong bilang individual, kahit napakaliit lang natin kumpara sa mga higanteng bansa, gawin pa rin natin ang tama para hindi na makadagdag sa problema ng climate change. Hanggat pwede tayong gumamit ng renewable energy gaya ng solar power, hanggat pwede tayong magbawas sa paggamit ng sariling sasakyan na gumagamit ng gasolina at nagbubuga ng carbon dioxide, at huwag na huwag tayong magsusunog ng basura, makakatulong pa rin tayong masalba ang ating planeta sa ating maliit na paraan. Ilalagay ko ang link ng IPCC report sa description sa ibaba para mabasa nyo ng buo. Maraming salamat uli, Infomates, sa inyong panonood. Ingat kayo lagi. God bless!